Bilugan, naanimoy maliliit na patatas at nagkukumpol na parang ubas sa dami. Mayaman pa sa bitamina tulad ng potassium, magnesium at B6 at isang pangunahing source ng antioxidant. Ito ang date's fruit. Tuwing may uuwing OFW nga mula sa Middle East, most requested ang date's fruit dahil sa kakaiba nitong linamnam na may dagdag timple pa ng syrup. Hindi ka galing Middle East kung hindi ka pa nakakapagpasalubong nito. Pero alam nyo ba na ang mga puno nito, hindi lang sa Middle East o Amerika tumutubo. Binisita nga natin ang marahil pinakauna, nag-iisa at pinakamalaking plantasyon ng dates farm sa Pilipinas, ang Blanco's Dates Farm Plantation dito sa Batangas City. Okay, nandito tayo ngayon sa Blanco's Dates Farm Plantation at kasama natin ang may-ari nito, si Bukal Bart o si Sir Arthur Ginhawa Blanco. Sir, magandang araw po. Good morning, sir. Sir, meron po tayong ilang katanungan tungkol dito sa dates farm. So, kailan po ba nagsimula ang tanim ninyong mga dates dito sa plantasyon? Simula ako noong 2008. Bale, itong mga nakatanim na ito, 2008 yan. Nagsimula lang ako sa mga 20 piraso. Then, nung makita kong lumalaki, nagtanim na ako ng madami. Una ay 1,000 hanggang sa itong area ito ng 4 na hektarya ay naging 5,000. Na-inspire ako sa Amerika kasi lagi akong napuntang Amerika. Nakikita ko yung mga nakatanim sa paligid, sa highways, karsada, mall, casino, ay puro dates farm. Inisip ko, ay ito ba ay kayang mabuhay sa Pilipinas? Bumili ako sa Amazon, ship to Philippines. Nagsimula ako magtanim. Test ako ng mga lupa. Nung testing nila, yung moisture ng lupa dito sa Amerika, sa Middle East, mas maganda ang lupa dito sa Pilipinas. Mahirap po bang i-maintain ang puno ng date? Medyo, pagka bata pa. Kailangan mo ng alaga ng gagahukan mo yan, paligid lagi, kinukultivate mo yung lupa. Sa ngayon po ay ilan po bukal ang dates na puno dito? Bale, sa kalahatan, pati yung kabilang farm is 11,000. 11,000. Ganito lahat kalalaki. Pero ito kasi ginawa ko for landscaping, not as fruit-bearing tree. Bukal, gala naman tayo. Iikot po tayo. Okay. Ito yung mga makikita natin na tabas na nakalagay sa mga hotel. Sa hotel. Gantong maliliit. At kapag ka umorder sa akin, depende kung gusto nilang ganituhin, pero may ekstra bayad. Oo. Kasi nandun yung risk na pwedeng mamatay eh. Pero pag nabuhay siya, hindi nag-ano, yan, tulad niyan, buhay na buhay siya. And ang secret dyan, marati ka magpo-pruning. Hanggang sa ma-reach mo, pag na-reach mo yung gusto mong taas, let's say, 15 feet or 20 feet. Tigil ka na ng pruning. Pruning, mga kaibigan, yung pagputol ng sanga. Oo, pruning. Para mas tumaas ito. Yeah. Paano po may identify ang babae at lalaki? Ay, tulad ito, lalaki yan. Kasi yung lalaki na puso, parang puso ng saging. Oo. Yan. Kinukuha yan. Pollination ng tawag, iginaganon mo doon sa babae na lumalaki yung bunga. Saan pong parte naman ng babae nilalagay yan? Pwede doon sa suloy nila fruits. At pwede rin naman iburbur mo doon sa ibabaw. Sa ibabaw. O kung walang bunga. Halos 11,000 babae at lalaking puno nga ng dates ang meron dito. At kung nung una ay mission lang ni Arthur ang tinaguri ang King of Dates ng Pilipinas, ang magpatubo nito para sa kanyang libangan at upang makapagsupply ng mga palamuting puno, hindi nila inaasahan ang pagbunga ng mga babaeng puno. Kung makikita ninyo ay mayroong puting marka ang punong ito, palatandaan dito sa plantasyon na babae ang puno at mamumunga ito. Kung makikita natin, tumutubo ang dates a fruit na para bang mga maliliit na patatas na kumukumpol na parang nagbubungang ubas. Pero ito'y kulay dilaw kapag hindi pa hinog. Siyempre, hahanapin natin ang titikman mamaya ang mga dates na
namunga na o nahinog na. Samahan niyo ako. Okay, andito tayo ngayon. Pasensya na, gulat kayo ha. Titikman natin ang isang pruta, syempre, na nahinog na. So kasama natin ang aking kaibigan si Eric. Eric, pwede mo ba ikuha ng ano, grape ng ano diyan? Ng dates. Mukhang may sarap 'to, ayan. Oh, titikman natin 'to, okay. Nakakuha siya nito. Ito nakuha ko, medyo dry. Kasi sabi kanina ni ano, ni Bukal nung may-ari nitong dates plantation, yung mga dates fruit daw na pinapadala sa atin, ito na yung nilalagyan ng syrup. So ibig sabihin, itong medyo dry na ito, pero manamis na miss na eh. Ito yung wala pang masyadong mga kumbagay added na elements o taste element. Pero masarap na. Matamis at saka parang chewy. Chewy. Ganun. At itong butong ito, ibig sabihin, itapon mo lang sa lupa dito sa Pilipinas, maaari nang tumubo. Depende sa klima, syempre, at sa ganda ng lupa. Sarap. Wala tayong naaalala na ganang prutas. Oo po. Takalin tulad. Ay, parang duhat. Duhat? Hindi wala. Parang nasa daan. Nasa daan. Yung kulay pula. Uy, malapit na. Parang nakikita yung sa daan. Okay. Hindi ko alam tawag doon eh. Ano pong lasa? Lasang ano to eh? Yan, yan. Dates. Wow! Nasaan dates to ata? Yung galing sa ano, sa mga ibang bansa. Sa ibang bansa. Ba't niyo po ano? Ba't po nasabi niyo date? Nakatikim naman kayo ng ganun? May nagpadala po o kayo po ba yung sa ano? Sa Barista Father ko dati pag umuwi. Takatarna. Tunay ngang kamangha-mangha at kahali-hali na ang ating kalikasan dito sa bansa. Pati mga prutas at halamang hindi pangkaraniwan ay napapatubo na din sa ganda at taba ng lupa at sa tropikal na klima natin. Andito tayo ngayon sa extension ng dates farm ng mga Blancos. At kung makikita natin dito, ito sa tabi ko, at iyan sa paligid natin, ito yung mga babagong possible na dates, seedlings. So mula dito, sa loob ng isang taon ay mag-grow ito ng 1 feet taller at kada taon ay another feet taller. So hanggang sa tumakta siya katulad ng mga nakita nating dates kanina. At syempre, hindi natin alam kung alin dito ang mamumunga sapagkat hindi natin alam kung alin dito ang magiging babae o lalaki. At magkakaroon ng tayong cross-pollination. At tutubo nga ito sa isang malaking dates farm plantation pa. Nagpapasalamat ako sa Batangas Republic sa inyong pagbisita dito. Napakabuti ng inyong ginagawa para ma-promote ang ating turismo, ang ating agrikultura, at ito ay malaking tulong sa bayan. Please like and subscribe Batangas Republic, at salamat uli sa pagbisita sa Blanco Dates Plantation. Kayo po ay libreng pumunta dito, wala pong bayad, pwede po kayong mag-picture dito. Ini-encourage ko din ang iba na makapagtanim sila para naman na maganda sa paligid. You can visit Dates Farm Plantation yung aking page at yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dates farming sa Pilipinas. Huwag nang itaas ang kilay sapagkat posible pa rin ito minsay sa Batangas.